Okay. So, kailangan natin abuhan. Lagay mo abo. So, hindi nagbago, meaning gold. Diba? So, yan. Kukunin pa rin natin yan. Lilinisin. At saka ito. Yan. So, try natin kung makakailan tayo rito. Tiyagaan lang ng pag-filter, paglilinis. Katulad nito guys, oh. Yan. Kita nyo yung para, yung mga puti. So, pag yan yung sinama mo, at hindi mo natanggal yan, hindi mo makukuha yung gold. Kasi ito yung mga ano yan, mga nalusaw na lead. Yan, yung hinang. Yan yun. So, kailangan pa rin nakahiwalay yung mga yan, yung gold doon sa tunaw na lead. So, kailangan ng tiyaga sa pag-filter. So, ito na guys yung nakuha natin, no? After na nilagyan ng sodium metabisulfite, then pinabayaan lang natin siya for 24 hours na magsettle. So, ito yung mga nabuo. Yan. So, yan yung gold. Pero, konti lang siya, no? Pinifilter natin siya para i-dry. Ngayon, pinag-iisipan ko kung uulitin ko yung proseso para maging, para refined na refined siya as 24K. Or, ganyan na lang. Pag natuyo, pwede nang tunawin. So, nasa sa atin yun, guys, kung gusto nating tunawin ulit yan. So, ngayon guys, ito na yung pinilter natin. And dry na siya. So, ililipat na natin siya sa crucible or dito sa palayok, kung tawagin, para tunawin. Okay na. So, konti lang naman. Tunawin na natin ito ngayon. Okay ba? Guys, isasabay ko na itong ano, yung mga nakuha ko dati na hindi ko na ginamitan ng aquaria. Yan, oh. Yan. Tapos, ito yung ginamitan natin ng aquaria, yung black na yan. Ito naman yung mga walang aquaria. So, pagsasabayin ko na ng tunaw para minsanan lang. Alright? So, tingnan natin. Wish ko lang may mabuo. Start tayo guys. Thank you.
Ayan siya, guys. Yet. So, konti lang naman yung pinakunan natin yan. At yung tira lang yan nung nauna. Sa 0.9. Tapos ito yung 0.9 na malinis na nakuha ko nakaraan. Ito yung tira dun sa marumi. So, 0.3, 0.4. Tansya ko lang. Ating gramo. Nawala. 0.3, 0.4. Nakuha pa tayo doon sa marumi. Powder lang inunaw natin. Pag nakuha natin yon, hindi natin sinamahan nung nakalagay sa tissue. Mas mataas ang karat. Kasi refined yun. Yung powder. Pero sinamahan natin siya. So, syempre, magkakaroon ng pagbaba ng karat. Pero hindi siya bababa sa 18K. Abuhan, lagay mo abo. So hindi nagbago, meaning gold, di ba? So lagyan natin ng ash. Then patakan mo ulit ng asido. Okay. Then sawsaw natin sa tubig. 'Yun yung process, guys, ng pag appraise. Okay, so kahit nilagyan natin ng acid at saka ash, no, nandyan pa rin siya. Malinaw. So ibig sabihin, pagka ganyan yung naging result, the lowest karat is 18. And pwede pa siyang tumaas kasi hindi man lang siya nasaktan. No? Kung mababa yan sa 18 karat, nabura yan. Puputi yan pag 14. So meaning from 18 pataas. Alright, so timbangin naman natin ngayon, guys. So yan, naka 0-0 tayo. 0.7.
0.7 grams. Tapos yung nauna noon is 0.9. So bali nakabuo tayo ng 1.6 sa 340 grams na scrap. Alright guys, hindi na masama. Palagay ko mas malaki pa yung magiging price nung nakuha natin ngayon kaysa dun sa nauna. Kasi yung una natin is 14K, but this one is 18K. So mas mataas yung presyo nito. Ang 18K nasa ano din? Nasa 1,900 times 0.7. Yun. So yun guys, nakabuo na naman tayo. Tulad na nasabi ko, yun yung mga tira ng marumi nung unang gumawa tayo, nag-process tayo. At na-refine lang natin yon using aqua rehea and sodium metabisulfite, of course. At na-refine na siya. Then yung mga natira din na sinimot ko nung sa unang process, yung hindi natin ginamitan na aqua rehea, mga buo-buo siya. So sinama ko na sa pagtunaw. That's why medyo mataas yung karat ngayon kasi medyo malinis na siya. Yun, so it's a success, of course. No, 340 grams lang yung scrap metal natin kasama pa yung mga metal base doon. Of course, di syempre mabigat kasi ang kinukuha lang natin doon is yung plate, gold plate. So napakanipis na ano noon na pagkaka-plate at mabigat yung metal base. So from the 340 nakuha tayo ng 1.6 grams. So maganda yung result. Alright? So guys, sana nagustuhan nyo yung video ko to. At kung di ka pa nakapag-subscribe, please subscribe, like, and hit that notification bell para updated ka sa mga susunod ko pang video. So guys, hindi ko nahahabaan ang video nito. Sana pagpalain tayo ng po may kapal. God bless us all. Bye-bye!